Dito na nga isiniwalat ni Ms. Sasso Gando Sasso na inoferan pala siya ng kondominyo na tila nga ang kapalit ay ang kanyang pananahimik. Pareho pala silang dalawa ni Maharlika na kung saan ay ipinakita nila bawat messages ni Liza Marcos at isang ang pagpapatunay na hindi sila nabibili ng pera. Kaya nga ang kanilang social media platforms ay pinatahimik ng gobyernong ito. Wala na nga doon maitatanggi pa ang pamilyang Marcos sa kanilang pinagagagawa ngayon. Yeah. Diba? Parang, ako talaga na parang, hindi ako mukhang pera. Dahil kung ako'y mukhang pera, tinanggap ko na yung offer ni Liza Marcos na condominium. Nandito na meron akong, pakita ko nga. Pakita mo nga. Basahin mo. May nagtatanong saan daw ba yung condo? Okay. Na in-offer. Sabihin ko. Ito. Ayan, pakita sa inyo. Okay. So ito, papakita ko muna sa inyo, no? This is like my message. Ang tawag kasi, dyan is Tabutes, no? Tabutes. Tawag dyan. So ito, kita nyo yan. That's, anong date yan? February 16, 22. 28? January 28 ba? So ito, ayan, may pinadala sa akin. So ang pinadala niya, PDF, nung sending you Commissioner Imee's letter, which pretty much puts G in her place. Si G is Guanzon. COMA also informed GMA7 through Joseph Morong that she will air her letter to GMA7 later. Sabi ko, ang baboy ni Guanzon. Ha, 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 ha. So that's Liza Marcos. Okay? Gusto niyo pa pakita yung hindi pwede pa pakita yung number? Gusto mo i-verify mo yung number kung pareho tayo? Ay, kana. Anong ending na lang? Oh, ending. Okay, ang ending sa akin, ay 492. 492? Teka. Para pagpunayan natin sa taong sa mga palangga. Okay? 492. Teka. Yeah, 492. 5492. Ayan, pakita natin. Tatakpan ko lang yung ano. Ayan. 492. Ayan, nakita niyo palangga. So, legit yung pinag-uusapan namin ni Sasmi. Ay, sayo pa tayo ng picture. Ayan. Ay, siya yan eh. Account niya yan eh, kaya yan. Sa WhatsApp to, dito kami nag-uusap. Ayan, pakatanan sa taong bayan. Ayan. Oh, 492. Ayun o, pareho pa tayo ng picture. Pakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang yung whole number. Pareho pa ng picture. Oh, pareho ng picture. Oh, ha? Huh? Oh. So, yan, mga kababayan. Okay? Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo ha. Kasi nga, alam mo yung ang pinaka-ayoko kasi is yung gagaguhin mo ako. Alam mo yun na parang nung lumabas ako, ang una yung pina-attack sa akin, hindi ako expert, ikinuha yung na akong consultant ng foreign policy. Okay, nabanggit mo si Rowena Guanzon yan. Friend na natin ngayon yan. Oo. Ito pa ayan pa kita nyo pa can I call? May ganyan pa siya. Tapos, meron pa akong advice. Sabi ko pa, please kindly tell na yung, some of your, subordinates na huwag masyadong mayabang, be magnanibus. Ito na pakita natin sa kanila para magmas. Ayan yung mga message sa amin, palangga, Ayan, mga message niya sa amin. Nagsisend siya ng video niya. Ayan pa, will do sus. Why? What happened? Who made yabang? Sabi ko pa, yung statement ni Vic na biased si Jessica Soho, kaya hindi umaten si BBM. Okay, sabi niya. Ganyan. Kasi sabi ko, huwag masyadong bira-bira. May ganyan pa ako. Boy Abunda. Sabi ko sa kanya, Tabutes, your husband is such a class act. Sabi niya, Nax. Sabi ko, galing. Basahin mo yung sinabi dyan ni Liza. I think he used some of your info when it came to the query about the Scarborough issue. Diba? So pinakisanggam ka. Kasi nga, akong consultant nga ako ng foreign policy.
Yeah, hinahanap nila. Ano yan? 2022 February, please forward to BBM regarding Quad. I already sent it to him just for enforcement at baka di po niya matanggap. On Prof. Carlos' question, Prof. Carlos, if the Quad were, oh. Pero ano to, bibigyan ko yung context. This is already after nung debate noong first SMNI. Kasi di ba nagtanong what is, nagtanong siya ng Quad? This is already after. To be fair to them, na hindi ito before ng debate. This is already after ng debate. Pero sas may nagtatanong, alam mo ba na mayroong script before that SMNI, ano? SMNI? Yung sa amin, wala. Yung sa D-Probe, wala. Ako, as far as I'm concerned, wala ako. I never talked to them. They never even know me. Sa part. They didn't even know that I would be there. Okay. RJ didn't even know. They only knew that I would be there a day before. Nung inannounce na ng SMNI that I would be one of the panelists. Okay. So, ayan. Clear on that part. Anong date na nito? 2022 na yan. April na. April 13. 5-9. Anong sinesend niya sa'yo dyan? Malabo. Oh, ayan yun. Oh. Yan na yung kondo. Oo. Na ino-offer sa'yo. Oh, my goodness. Oh. Oh, ano sinagot mo dyan? Unit 1. Oh, sandali, makikita nyo, di ba? Oh, unit 1. Oh, ito, unit 2. Oh. Let me know if you're interested. Sabi mo, Tabiots, thank you. Ayan, naferan ka. Thank you po. May tinutuluyan na po ako. Okay, that's good, Sas. This is my best friends. I don't feel comfortable po kasi living alone. That place is good, but perhaps pwedeng going parang office. Uh-huh. Yeah, so yeah, nakikita ng taong bayan. So ngayon, ang ano dito, ito yan, no? Saan daw yung unit? Alam ko kung saan yung unit. Alam ko, so may BG, mayroon yan eh, may mga... Ang unit kasi nito, dati kasi ako dyan tumira. Dyan sa building na yan, sa Mandaluyong. Aha. Uh-huh. Sa GA Towers. Ah, GA Towers, yun ba yun? Wait a minute, yun ba yung malapit sa HQ? Yeah. Ah, okay. Yun yung ari, dahil may-ari ng GA Towers na yan, yung may-ari na yan, tatay ng kabarkada ko noong high school. Ah, namit ko yung babae dyan na maganda eh, na husband or wife. Namit namin ni Mother Pebbles. Actually, yan din yung nagbigay ng party sa kanya noong, basta nandiyan ako noon yung unang uwi ko. So, mga kababayan, yung pinag-uusapan namin dito, sa isang tao, pareho ng phone number, di ba? Nag-match lahat, mga messages nakita ninyo. So, talaga... Kaya ang inaano ko, no? I don't need these things. Dahil kung gusto ko lang yumaman, I think Maharlika even knows this, no? I'm pretty sure, between me and Maharlika, I think Maharlika would have been would have been a billionaire, no? Kung kumpara sa akin, sa kanila. They give a lot of money. Yeah. Diyos ko, Lord, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudmod na pera kahit kanino. No? Kaya hindi nyo kami maloloko. Because you are that kind of people. Kaya nga, ang ano kasi dito is, ano ba yung prinsipyo yung pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? I don't think so. Yeah, speaking of that, namumudmod. Kasi yan nga yung isa sa sinabi ko na re-rewardan ka kanina na yung style ng policy nila is carrot and stick policy. They will offer you a reward para mag-connives ka, makipag-cooperate ka sa task na gagawin na gusto nila ipagawa sa'yo, then if you decline, they will, you know, do this. So I think yan yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Yun yung nangyayari, di ba nga, nung lumabas nga ako dun sa issue nung February last year, di ba? Sabay-sabay tayo, ikaw, ako, sa si Pebbles, minessage nung isang may-ari ng troll farm. Yeah.
yung star yeah. image pa. Star image siya, yeah. Po, ang kinontak pa sa akin is yung common friend ko nung may-ari na yon. Can you imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya at para, anong ang gagawin? Ikaw magkwento yun. Parang yung issue natin. Meron tayong ano, yung issue sa Indian yun, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yun na Indian national. Actually, hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun. Nasa Singapore ako noon eh. Tapos gusto pa makipagkita kasi alam ko na yun eh na gagamitin nila sa atin yun. Again sa atin na ino-offeran tayo ng 500,000. 500,000 diba ino-offer sa'yo? Each. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nagme-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At gusto, bibilin daw yung mga alas na binibenta namin during that live selling. So parang in-entice ako. Eh ako, ganito ka. Oh. Yung mga kaibigan kong tinawagan niya, babayaran daw niya sila para makapag-set up ng appointment sa akin. Diba? So, noon pa lang talagang gusto na tayo pakainikin. Kaso lang, hindi na umubra sa atin. Lalo na sa, diba? Hindi na umubra sa atin. Imagine yung mga kababayan, kumukha kami yung pera. Aba, bongga-bongga ng pag-shopping yun, ha, Sas? 500,000. Kaya nga sabi nila, ayaman niya, ako, eh, pakita ko sa inyo kung itsura ng kwarto ko kung gano'ng kaliit, ha? Diba? O, ayan. Alam mo, mas malaki yung kwarto ko dito sa kwarto ko sa Makati? Kwarto ko sa Makati, twice dito kwarto to. Naka magtitiis dito? Tara, diba? Kung ito ay bayaran, edi sana nasa bonggang-bonggang kondo ka. Dahil baka hindi lang kondo ang pwede ko ma-request. Baka makapag-request pa ako ng unlimited supply ng lalaki. Baka may mag-share na ako sa lalaki. Diba? Baka nasa penthouse ka. Let's not kid ourselves, no, anymore. The fig leaf of power has already been lifted. Bakit? Yung sinasabi ninyo na kaya kami nagsalita, hindi kami nabigyan ng pwesto. Unang-una, hindi kami nanghingi ng pwesto. Si Big Rodriguez, siya pang unang-una nagtestimonya na hindi ako nanghingi kahit kailan, kahit ano. Siya pa mismo nagsabi, naka-post sa kanyang wall. Kayo, yung mga nagsasabi yung nanghingi ako ng pwesto, bakit hindi sila ang magsalita sa wall nila? Kasi hindi nila mapapanindigan. Dahil kung sasabihin niya ni Lisa Marcos, ay punyeta girl. Baka maging masama ako at baka wala na akong itira. Baka ilalabas mo na lahat ng mga katago sa baul. But yun na nga, kung talagang, kasi yung ginagamit ng mga trolls ni Lisa, yun ang gobyerno, para panira sa atin. Kaya tayo nagsasalita, kasi hindi tayo nabigyan ng pwesto. Ako nga, Sas, talagang sinasabi nila na ako daw ay nag-apply ng pagiging ambassador ng Amerika. Natawang-tawa naman ako. Sabi mo ako, nag-apply ako. Hindi sana, inilabas na nila yung application ko, diba? Yun na yung pinaka-solid. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinimanda pwesto ni RJ Nieto ay special assistant, presidential assistant on political affairs. Ano ang masasabi ninyo mga kasweets sa naging pasabog na ito ni Ms. Sasugando Sasso na di umano'y inoferan siya ng kondo para sa kanyang pananahimik? Huwag nang kalimutang i-share yung video na ito. Mag-iwan ng comment at like.